Yung sa akin naman po, ang gusto ko i-share is I still identify myself dun sa 9 persons na pinagaling pero hindi na lumingon. Sometimes I fall on that na gumingin hawa ka. I experienced this in just a couple of months ago na nag-struggle kami, na naghanap ako ng trabaho, nabigyan ng trabaho, and from that moment, parang nireklamo ko na yung trabaho ko dahil I'm not used to it, parang hindi talaga pang isang tao. Then, at one time, nag-uusap kami ng sister ko na sinabi niya, di ba, Joseph, yung trabaho niya, hiniling mo yan sa Panginoon. Then, it came back to my memory na naalala ko yung gabi nung the night before na tumawag sa akin yung confirmation nung ina-apply yung company. Actually, po yung tumawag sa akin si Tita Tess. Si Tita Tess po, tinawagan ako nung gabi. Kasi, always nag-ano eh, alam niyang nag-anap eh. Unang bumat po sa akin ni Tita Tess. Si Tita Tess po yung head servant natin. Joseph, huwag kang mag-alala, bukas may trabaho ka na. Yun po yun. So, nagkaroon ako ng comfort tuloy-tuloy. Pinag-usapan. Then, kinabukasan, kasama ko yung mama ni Ate Christine. Kinabukasan po talaga ng umaga, tumawag talaga sa akin. Oh, confirm yung ano mo, yung position mo. Oh, kailangan pwede. So, thankful ako na bless ako na. Pero, nung pumasok na ako, I started to parang not see it as a blessing. Parang struggle na uli. Back to struggle. Ano ba to? Ano ba to? 1 month passed, parang gusto ko na nung mag-ibaw. Yun nga na nabanggit na. Di ba hiniling mo yan? Yun po, pabalik na. Oo nga. So, nabago ngayon yung paningin ko na I relate it to one of the words of God na kay Job na kinukutsa siya. Doon ko po narinig na kinukutsa siya ng tatlo niyang kaibigan na pinaparusahan ka na, pero yung Panginoon very faithful ka pa rin sa Panginoon. Bakit? Ang sagot ni Job, bakit? Sa blessing lang ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? Hindi ba yung trials? Hindi rin natin pasalamatan. There's a reason kung bakit ka pinapahirapan. So, yun po. Nung ganun na yung naisip ko, so, binago ko na I see it to it as a blessing. And I was really blessed naman din talaga. After a few weeks, binigyan ako ng katulong dun sa trabaho ko. Then it started to ease up. So, I'm really glad and blessed na hindi ko binitawan yung trabaho. And with the help of our community, kasi kung sino-sino na rin yung mga nakausap ko, ang wife ko si Susan, si Ate Faith, nagtatanong na din ako tungkol sa mga transfer. Yun po. So, yung sa mga pinagdadaanan po natin, like yung sinabi ko na not all blessings, we have to think of this way, not all blessings came from God. It maybe came from the other side. And not all sacrifices, sufferings, came from the other side. Maybe it came, most probably came from God. Na He's trying you out. Tinitignan ko hanggang saan ka. Don't give up. Don't be that 9 person. Be that 1 person who went back and praised to God and gave His thanks. So, yun po sana po yung ano natin, kung ano po yung pinagdaraanan natin. See to it as a trial. Like sinabi din po ni Kuya Cardo, na I remember po yun. There's a reason kung bakit hindi binibigay sa iyo yung blessing. Maybe yung it's not meant for you or it will not do you good. Kaya po hindi binibigay.
just be patient. Yung miracles, yung blessings o miracles na hinihintay niyo po, yung pinagdarasal niyo po, it doesn't happen in just split second. It doesn't happen in one day. And if you go back to the Bible itself, yung mga miracles na nangyayari, it takes years for a community to pray. It takes them several years to bring them a savior. In the Old Testament, they pray for someone, for a king, to lead them out of sufferings. And it takes them 20 years for someone to be there. So, ganun po tayo na don't give up. Hindi porkit nagdasal tayo, lumuha tayo ng dugo sa church, kinabukasan may resulta na. No, it does not happen that way. So we need to have patience, we need to have a lot of prayers, we need to be more faithful sa lahat po. So just be patient, be faithful, everything will come into its place. Amen.